Sa dami ng mga pagsubok natin sa buhay noong nakaraan halos 3 taon, ano ba ang iyong naramdaman, pagmamahal o poot ng Diyos? Inasahan mo ba ang kanyang pangako sa kanyang mga salita? Pakinggan natin ang mensahe ng Ebanghelyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Ang mula sa taas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatototohanan niya ang kanyang nakita at narinig. Ngunit walang maniwala sa kanyang patotoo. Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na tapat ang Diyos. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos. At walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang anak at ibinigay sa kanya ang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak, hindi nagkakaroon ng buhay. Mananatili sa kanya ang puot ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Si Jesus ay nagpatotoo at nagpatunay sa katapatan at pagmamahal ng Diyos Ama. Subalit marami ang hindi naniniwala sa kanyang mga patotoo, bagamat nagpakita siya ng mga tanda. Isinugo siya ng Ama upang pamahalaan ang lahat ng bagay maging ang ating kaligtasan na humantong sa kamatayan sa krus. Mahal ng Ama ang anak, at kung mananalig tayo at susunod sa Kanya, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa piling Niya. Hindi lamang buhay na walang hanggan, kundi buhay na kasiyasiya. Ngunit, ang hindi tumatalima ay nananatili sa puot ng Diyos. Kaya kapatid, maniwala ka. Sumunod at tumalima sapagkat di lamang buhay na walang hanggan ang kanyang pangako, kundi buhay na ganap at kasiyasiya dito sa lupa. Panginoon, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo, tulungan mong kami makasunod sa iyo at gawin ang ninanais mo upang makamit namin ang buhay na walang hanggan at biyayang puspos ng iyong pagpapala. Amen.